buti naman at dumating na rin yung ano, yung memory card ko na in-order ko from Shopee at nakapag-record ako ngayon kasi nasira yung memory card kong 8GB. Sabagay 8GB lang naman yun. Kaya ayun, nandito na siya at nakapag-record na ako. So magka-cup muna ako kasi pangit ang buhok ko. Wala din naman nangyari, ganun pa rin. Yun. So, hindi ko na alam kung tama pa ba itong ginagawa ko na naglagay ako ng cup sa buhok ko kasi for kailangan na kasi nagbablog ako at pangit ako tingnan sa camera. Pero ito yung nagiging sani kung bakit marami akong dandruff. So yun guys, hello! Welcome back to my channel. So last 2 days ago, tinawagan na ako ng office and sinabi nila na meron na daw akong line up and most tentative is on November 5 and ngayon ay guess what? November 4! Sabi daw, dadahanin ko na yung medical ko and all. And yun naman, yung si Kuya nyo, pumunta na dun sa office last time at kumuha ng medical referral. And sa ngayon, ay alis kami ni na Josh Knows Best. Kung kilala nyo si Josh Knows Best, alis kami ngayon kasi bibili kami ng gamit para sa barko. At ito na yung moment na hinihintay ko na napakatagal na. And almost 2 years na rin ako hindi nakatambay. Yung right term, tambay? Tambay ba yung tamang right term? Yun nga, 2 years na rin ako dito sa lupa. And yun, sa wakas ay makakabili na rin ako ng mga gamit ko. Gusto ko yun. So yun, so ngayon maglilista lang ako ng mga gagamitin ko at kung ano yung mga dadalhin ko. Syempre malamang sa malamang, essentials, lahat mga facial routine. Buhi, wala ka namang papapagian doon sa barko, lahat kayo lalaki doon. Anyways, ay ito na nga. Tinawagan na ako and ito na nga guys, may line up na talaga ako. Like legit, papakita ko sa inyo yung text. Ayun, chat na office. Mabuti nga ngayon sa office kasi ano sila nagtawag nito? Meron na silang Facebook account, yung Manning na group, which is na pwede ka mag-message at i-message ko na lang nila through Messenger na kung may line up ka or what. Kasi ngayon sa mga most of the offices and company ay hindi sila tumatanggap na mga crew or nagpapapasok. Like, boy, nandun ka lang sa labas, hindi ka pwede pumasok. And, wait lang, sa gabal itong plema ko. Plema, hindi COVID. So yun, nagchat-chat na lang sila and yun, isa ako dun sa mga chinat nila. And good thing, merong initiative yung office ko na to. And sinabi nga nila na dahan-dahanin ko na yung medical ko. And yun nga, first things first ay bibili mo na maleta kasi wala pa ako maleta. Nakatambak lang dyan yung mga gamit ko sa cabinet namin and boy, sasampa na ako. Syempre yung part lang na doon na hindi medyo okay kasi December, Christmas, hindi ako makapag-Christmas na naman ulit sa bahay. So okay lang yun, at least makahon kami sa kahirapan, okay na yun. And yun, may chat naman at messenger, so hindi ko alam ba't ko ginagawa to. Pero see you na lang mamaya and I hope na bahala na, dami po pang satsat. So ayun guys, share ko lang din itsura ko ngayon. Ito ngayon, ito lang yung raw. Raw. Food ka boy. Ito yung raw na itsura ko ngayon. Walang gupit, wala ding shave, pero nag-assume lang ako na meron akong bigot. Nakikita na naman yung mga pores ko, like mga 74 sila. Anyways, yun, baka magpapagupit din ako and di ko alam. Di ko alam. Basta di ko alam. Ayan na si Josh. Kita ka sa vlog. Bagong ligo po. Di pa ako nakapag-lista ng mga gagamitin. Tignan mo tsura mo. Fresh. Gulat kayo, ano? Akala niya si Rodrigo Duterte, no? Oh, oh, titi namin. Uy, Josh, oh, titi tayo dyan. Shirt, Christmas light shirt, colorful shirt, and Josh. Then, ngayon ay sinaseparate lang ni Josh yung kanyang mga laundry kasi baka alis na siya. Hello! Papunta na kami sa Rob with Josh and bibili din siya ng kanyang mga gamit. Kanyang vlog. So, yan. I know nag-vlog din siya ngayon for his preparation on board. Gawin natin, gawin! Inantay na namin yung Grab actually kasi bibili kami sa Robinsons Manila din. Kita-kits tayo dyan. Akala mo live ka na. Kulubol si Kulubol. Kulubol si Tingin mo, paano mo magkaka-vlog dito kasi ako nag-vlog din. Josh. Happy Josh, happy. I don't wanna see you cry. Ang ingay nitong camera. Isa pa itong nagpapastress. Hello guys, another day, another vlog, and nakakairita. Kanina mahaba na yung sinabi ko sa vlog, mahaba na yung explanation ko with
feelings, pero hindi na-record yung audio. Ah, pakagaling. Sarap itapon tong camera. Joke lang, panghanap buhay to. Wait lang, huwag ka magtampo. So yun guys, ngayong araw ay Sunday. Happy Sunday sa lahat. Kakatapusan ng aming Sunday service. Ngayon ay pupunta kami ni na Josh sa Robinson's Manila para bumili ng mga gamit na dadalhin namin sa barko. Yun nga kanina sinabi ko na at hindi siya na-record. Siya na-record dito. Yun lang. Ngayon ay 5:30. Magpa 5:30 na siya actually. At last time sa nakita niyo sa previous video sa vlog na to ay supposedly dapat, paano ko may explain? Ang init, wait lang. Kilikilo ko, ang kilikili ko na mamasa. Ang noo, nakita, wait lang. So yun nga guys, last time, nakita nyo sa vlog ko or sa video ay nag-record na ako na dapat bibili ako ng mga gamit. Yun nga lang. Yung nakakairita na part kasi hindi ako nakabili lahat kasi alam nyo bakit. Tanungin nyo ako. Na-block yung ATM ko dahil sa maraming attempt, like 1, 2, 3, ang sunod ng 3, 4, maraming attempt na pag, sige kaya ko to, wait lang, attempt ng pagpipindot ng pin. So hindi ko na-explain ng mahaba kasi ayoko na mapahaba tong vlog, intro lang naman to, no? At ngayon ay malista na ako ng bibilihin ko sa barko, like mga essentials, mga gamit, and lahat ng mga pwedeng gamitin sa barko. And I think sa hotel, kung i-quarantine kami ngayong pagsampa ko, wait lang talaga. Inahantay ko na lang si Josh, naliligo siya ngayon, at pupunta na kami ng Rob, at hahabol kami kung bukas pa. And sasamahan ko rin siya, bibili siya ng rice cooker, kasi, sira yung rice cooker namin. Sira yung rice cooker namin, kaya bibili siya, at si Josh ay mayroong ginito ang puso kahit maliit lang siya. Maliit lang siya. Ayun nga guys, samahan nyo na lang kami at try namin i-vlog gamit tong kamerang napakalaki na sa panahon pa ata to ni na Jose Rizal at Emilio Aguinaldo at Manuel L. Quirino. Joke, Manuel L. Quizon. Ayoko nang ulitin yung joke na yun. Eventually, hindi rin ako nakabili ng gamit kasi sino ba namang matalinong tao na ginamit yung 4 digits sa BDO ATM? Sa ATM ng BDO kasi dapat 6 digits, di ba? Kasi ginamit ko, ulit ko siyang ito yung kwento yun. Pinaulit-ulit ko pa siyang ipindutin sa counter, sa cashier. Sabi ng cashier, sir, tama pa ba tong pin na tinatype mo? Parang mismo si Miss Cashier, nagduda po siya na hindi sa akin yung ATM na yun. Talino. Ayun, mabuti na nga lang, nandun si Josh kasama ko at meron siyang ekstrang pera. Kaya sabi ko, Josh, hiramin ko muna yan 2.5 mo kasi 2.5 lang naman bilik ko ng maleta. By the way, ito nga pala yung maleta ko. Medium size lang siya and nagkahalaga siya ng 2.5 o 2.4 plus. Basta almost 2.5 kaya pera naman si Josh, so hiniram ko muna sa kanya yung 2.5. Sana all may fed na kagaya ni Josh. Anyways, hindi pa rin ako hanggang ngayon, hindi pa rin ako maka-move on na tinatype kong pin code ay 4 digits lang. Baka siguro na sanay lang ako sa BPI. Hi nako self, kailan ka pa magbabago? Pwede ulit na. Pero anyways, alam nyo ba guys kung ano yung mas malupit? Yung iwan ka ng taong mahal mo. Bakit ba kasi nagsusubscribe kayo sa taong kagaya ko? Sa mga creator na katulad ko, hindi ko kayo deserve guys. So yun, dali-dali ko rin pinadala yung passport ko galing sa bahay kasi sabi ko, baka pwede pa tong ano, kasi na-block nga diba yung ATM ko, na-block siya, tapos sabi ko, baka pwede pa to sa BDO, baka pwede pa tong mahihabol ba? Then yun, takbo ako ng takbo talaga, as in talagang todo-todo takbo. Tapos nung nandun na ako sa BDO, I'm so unfortunate. Kasi wala, sarado yung video. Sarado. Alam ko parang walang kwenta tong video na to. Hindi ko siya natapos. Hindi ko talaga siya naiplano or naisulat tong content na to. Talagang namili lang talaga ako ng gamit. Tapos hindi ko naman kinumpleto. Ay, napakagaling na naman. Anyways. So bago kami pumunta ng mall, we have decided na magpagupit muna ni Josh dito sa Vladimir Barbershop. Very challenge lang dito is yung magdadala kami ng camera. Or ikaw, oh, yan, ikaw na pila dun. Wala ka na dun. Total 9 pa naman magsasara yung mall. Kaya maaga pa naman ngayon. What do stars fall at night? Will I hear? So, guys, halata ba na sa mall kami? Nandito lang kami sa Rob at super late na i-rent talaga. Ang blur lang ba talaga yung camera or blur lang yung picture? So yun. Ngayon nagpag-upin pa rin kami dalawa. Hi! Madali lang namin to. Madali lang to kasi essential sa naman mga
sabon lahat-lahat. Then, siguro bibili kami ng rice cooker and sapatos. So, ito lang yung bibilihin natin. Nandito na lahat ang kalista. And essentials ng lahat to. Body soap, mga shampoo and all. Pero saglit lang to. Saglit lang talaga. Hello, kakauwi lang namin ni Josh and syempre naligo kami after namin manggaling sa labas kasi kailangan talaga yon for safety. Yung pinamili ko lang kanina is yung mga essentials lang at hindi pa ako, wait lang. Sando-sando ko, alam mo naman maganda katawan. Yun nga, yung pinamili namin kanina is yung mga essentials lang na gagamitin sa barko like mga sabon, mga eto. Ito po sila lahat mga kaibigan. So, teka yung focus, wala sa focus. And sa nakikita nyo guys, kanina, yun ito yung pointers. Pointers ba? Tama ba yung pointers na ginamit ko na term? Bahala na, i-judge yun ako, bahala kayo. Ito yung mga binili ko. Siyempre, marami hindi nyo makikita, siyempre, no? Ito yung mga bibilin ko na lang next ay yung mga gamit. Like mga t-shirt, mga long sleeves, mask, and all. And yun nga kanina sa essentials pa lang and sa mga, tawag nito, mga skin care routine. Inabot tayo ng mga, git kumulang na 3-5. And yung budget natin is nasa 5K lang at hindi ko alam kung mapapagkakasya ko pa sila. Lahat-lahat kasi nandito lahat. Nakita nyo may orange. Ito pa yung mga hindi nabili. Yung mga puti. At hindi pala kami kanina nakapag-video ni Josh kasi sobrang rush kanina ng pagdating namin. 7 PM na and 7 PM na nang dumating kami sa Robinson. Tapos nagpagupit pa kami. Tapos sura, hindi na natapon. 9 PM magsasara yung Rob. So kailangan namin magmadali. Kaya hindi na kami nakapag-video. Ba't ba ako nag-explain dito? Yun lang. Filming, may vlog. Say hello to my vlog, John and me. Wait lang. Oh my gosh, hello to your vlog. Ito, nag-chat-chat. I think dito na tayo magtatapos. So yun lang naman, yung goal lang naman ng video na to ay update ko na kayo, nasasampa na ako. At kayong mga viewers ko, wag na kayo magtatanong kung kailan ako sasampa kasi this November, no, ulitin ko ulit, this November yung binigay nilang lineup na supposedly this November 16. At bukas dapat yun. At ngayon ay November 14. Kaso nga lang, nahati yung batch and isa ako doon sa mga mapalad na napunta sa batch 2. Sa batch 2 ako and mga malamang sa malamang, mga nasa 24 pa yan kasi ayaw nila magpa crew change doon sa may Australia. Kaya kasi sobrang mahal daw yung crew change doon kaya ayaw nila. So, ano na. Sorry guys, hindi ko kasi mabanggit-banggit yung pangalan ng kumpanya ko kasi baka pagalitan ako, baka masisante pa ako at makikikot pa ako sa company guys. Minsan akala ko magka-line up, ikikikot pa ako. So alam ko yung susunod na vlog ay itatry kong i-edit ngayon yung yung next na vlog ko, itatry ko i-edit yung nag-medical ako. Anyways, parang wala din naman yun. Pero itatry ko i-edit kasi nga for you guys to be updated in my life. Thank you for watching and I hope safe ka ngayon kung nasan ka man ngayon. And as long as ma-upload ko tong video na to, I hope and I pray na okay na yung mga taong nasalanta ng bagyo, ng bagyong Ulysses. And marami sa social media ngayon yung mga nagsishare ng mga tulong. And I really appreciate guys sa heart nyo na tumulong. Kung meron kayong konting maitutulong, alam ko meron na mga instructions and account and mga bank accounts na binibigay dun yung mga ibang tao for them to reach out those people. And sana ay makatuloy kayo kahit konting means lang, no? Kahit load, kahit konting pera, konting pagkain, any means, di ba, na pwedeng makatulong. Prayers will do a lot. And also, by sharing the pictures na pinupost ng mga kaibigan ko and yung mga ginagawang outreach program ng mga kaibigan ko ngayon. Thank you Lord sa buhay nyo kasi natutulungan natin yung mga ibang tao na nangangailangan ng tulong. God bless you guys at mag-ingat kayo lagi. Stay dry.